Isa na namang magandang araw sa ating lahat. Ayan, magluluto naman tayo ngayon ng spaghetti. Yan, sa ating kawali, kumukulo na ang tubig. Nilagyan natin ng konting mantika at nilagyan din natin yan ng konting asin para naman hindi magnikit-tikit ang ating lulutuin pasta. Ayan, sa pinakuluan na yan, ihulog na natin ang pasta. Yung pasta kasi guys, ang ginagawa ko, hinahati ko siya, ayan, sa gitna para kapag kakainin ng mga bata, hindi malalaking strand. So, since nahati na nga siya, ayan, mas magandang kainin ng mga bata, hindi na hahati-hatiin kapag, hindi na sila mahirapan kapag kakain na sila. So, kalahating kilong pasta lang ang nilagay natin dito sa ating lutuan kasi masyadong marami yun para sa amin na dalawang anak at sa aming mag-asawa. So, kalahating kilo lang ang ating niluto. So, dito guys, pinapakaluan ko yan ng mga 8 minutes para ma-ano pa natin o mas maganda kasi yung al dente na sinasabi kaysa yung overcooked na pasta. So, ito na nga siya. Haluhaluin lang natin yan pagkatapos natin maputol ang ating kalahating kilong pasta sa ating pinakuluang tubig dito sa ating lutuan, sa ating kawali. Ayan. Magandang araw po muli sa ating lahat at maraming salamat po sa pagpunta nyo. So, eto na nga po. Haluin lang natin yan para hindi siya magdikit-dikit. Natakpan natin yan for 8 minutes para ito ay, ayan, tuluyan na pong maluto ang ating pasta. Ayan, marami tayong ganap. So, dito naman po sa kabila, gagawa naman tayo ng ating fried chicken. Ayan, ginagawa ko muna ang kanyang coating. Minarinate ko nila sa patis, guys. Hindi ko siya niya masyadong nilalagyan ng paminta dahil ayaw ng anak ko nang maanghang. Ayan, potato starch na naman po ang pinang-coat natin dyan at konting arena. Nilagyan din po natin yan ng garlic powder. So, ayan, ipiprito na natin yan maya-maya at magpainit muna tayo dito ng mantika sa ating kawali. So, ilang pirasong fried chicken lang yan, guys. So, alam nyo naman, ang dalawa kong anak ay mga bagiting pa. Maliliit pa sila. So, hindi pa sila ganun katakaw. Ako lang po ang matakaw dito sa aming pamilya. So, ito na nga, mainit ng ating mantika. Umpisahan na natin siyang ihulog o iprito sa mantika para naman siya ay maprito na. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, so, medyo nililito po ang ating tagapagsalita dito ngayon. Ayan, marami kasing ganap ngayon, guys. May mga iba pa tayong iluluto. Wala naman pong okasyon sa araw na ito. Gusto lang nating magluto. Ayan, mahilig tayo talagang magluto, guys. So, dito na nga, naprito ng kabilang side ng ating fried chicken. So, ibaligtad na natin yan para hindi siya tuluyang masunog. So, yan, sa pagkakataong ito, guys, ha, ako ay nagugutom na dahil sino nga ba ang hindi paborito ang fried chicken, ano. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan. Sa kabilang lutuan naman, guys, naglagay tayo ng mantika dahil magigisa tayo ng sibuyas at saka ng bawang. Ayan, para sa ating sosya ng spaghetti, guys. Ayan, magigisa tayo dyan hanggang sa maging translucent ng ating sibuyas sa kabilang dako. Puno-puno na tuloy. Ayan, luto na ng tuluyan ng ating batch ng fried chicken. Pero meron pang susunod dyan, guys. Maglalagay tayo ng pinakalas batch ng ating fried chicken dahil hindi pa siya luto lahat, guys. Ilang piraso nga lang yan, siguro ay mga 6 na piraso ng fried chicken lang ang ating iluluto for today. Ayan, mga mami, mag-enjoy po kayo sa inyong panonood, ha. Huwag po kayong aalis. Ayan, so dito na nga po, magigisa na tayo ng ating giniling sa ating ginisang bawang at saka sibuyas. O, diba, paulit-ulit ang ginisa pero ginigisa po talaga natin yan para naman hindi siya mapanis o kailangan natin siyang iluto ng mabuti. Ayan, o, diba? So, ito na nga po ang ating giniling. Iba-brown lang natin yan. Tatakpan natin ng konti. Lalagyan na rin natin yan ng konting asin ulit. Ayan, guys, mahilig akong maglagay ng konting asin at konting paminta. Konti lang, guys, dahil nga pong ating anak ay hindi mahilig sa paminta. Nalalasahin niya minsan yung paminta. Ewan ko ba sa mga bata. Mabilis nilang malasahan kung anong ating mga pinaglulutong ulam. So, mama, so spicy. Sasabihin niyang ganun kapag may nalasahan siyang maanghang. Kaya konti lang talaga ang nilalagay nating paminta. So, eto na nga, nagbabrown ng ating giniling para maisunod nating iluto o ilagay ang sangkap. So, takpan lang natin yan. Ayan, susunod ng ating hotdog. So, magic, nandyan ang ating hotdog, guys. Ayan, iluto lang ulit natin yan ng ilang minuto. Takpan natin yan para naman siya ay maluto.
Ayan, pagkatapos nga nating matakpan, paniguradong luto na itong hotdog at ang ating giniling na igisa na siya ng mabuti sa ating sibuyas at sa ating bawang. So, ang susunod na ingredient natin guys ay ito. Masarap ito guys. Lagi ko itong nilalagay sa ating spaghetti. Ang mushroom. Ayan, so ang mushroom natin ay buo-buo, hinati-hati ko po yan para naman, ayun, na-slice-slice ko po siya para naman hindi buo-buong makikita natin sa ating sauce. Ayan, so yan nga pong style ng aking pagluluto ng spaghetti. So lalagyan din natin yan ng konti pang paminta. Yung konti lang guys na hindi malalasahan ng mga bata. Lalo na si Marion, kapag naglalagay ako ng paminta, nalalasahan niya. Sabi niya, bakit ganun, mami, so spicy. Sabi niya ganun, konti lang naman ang nilalagay ko. Kaya nga lang konti para hindi po niya malasahan kasi po ayaw po niya ng maanghang. Ito nga po yun nga ang sinasabi ko kayo ng ganito pong style ng aking spaghetti. So kayo mga mami at sa iba pa nating nanonood dyan, ano pong style ninyo ng pagluluto ng spaghetti? So ako minsan ganyan lang yung sahog ko, baka ang iniisip pa ng iba o ang nakikita ng iba ay konti lang ating sahog, mas marami pang ating mga liquid na inilalagay. So tinakpan lang ulit natin yan para naman ulit maluto ang ating mushroom at para maisunod na natin ang ating mga sauce, ang ating pang sauce ang ibig kong sabihin. Ayan, so ang ating sauce ay syempre tomato sauce para sa ating spaghetti. Lalagay na natin yan guys. So eto na nga po siya. So pang isang kilong spaghetti tomato sauce, spaghetti sauce, ayan, nalilito na ako, ang aking nilalagay dito. Masyado itong sauce natin, so pakuluin lang natin yan. Pagkatapos nating mapakulo yan, ilalagay naman natin ang susunod na liquid. So ganito talaga ang style ng aking spaghetti guys. Ikaw kung paano mo lutuin ang iyong spaghetti. Ito kasi natutunan ko lamang ito sa nagturo sa akin. So takpan lang natin yan. So ito na nga po ang ating fried chicken. Tuluyan na siyang naluto. So ilang piraso lang po yan. Siguro ang aking anak kakain lang ng tag isang piraso. Tapos ako na po ang mang-uubos niyan. Dahil ang aking asawa din naman ay hindi masyadong mahilig sa fried chicken. So dito sa kabilang banda guys, meron tayong lulutuin pang isa. Ito isang ham. Ayan, ham guys, para sa ating, nahuhulaan nyo na ba ang ating ultimate ham and cheese. So at so, sa ating pinagprituhan ng itong fried chicken, dyan ko na rin prinito ang ating ham para hindi tayo makaksaya sa lutuan. Kasi guys, ako masipag magluto pero hindi ako masipag maghugas. Ayan. Pero biro lang, syempre ako pa rin ang maghuhugas niyan, ano. Ganun talaga ang mga nanay. Magluluto ka na, maghuhugas ka pa ng ano ng kinainan. So wala naman pong ibang gagawa kundi tayo. Ayan, wala po tayong katulong. So ang mga chef nga ay sila rin ang nagluluto, naghuhugas ng kanilang mga pinaglulutuan. Pero hindi ko alam kung ganun nga ba talaga ang setup nila. So babalik na rin natin yan guys para naman maluto sa kabilang part ng, ayan, ng ating ham. Ewan ko ba sa araw na to ang dami kong gustong kainin para akong naglilihi guys. Kaya ang dami kong niluluto. Actually Sunday ngayon kasi kapag Sunday family day talaga yan. So eto na nga po ang ating sauce. Pinakuluan lang natin yan. Katulad ng sinasabi ko kanina, isusunod natin ilalagay ang mga ibang ingredient. Hindi lang ang spaghetti sauce. So pinakuluan natin yan para naman maluto din naman siya. Hindi po pwedeng ilagay natin ang sunod-sunod ang ating mga ingredient. Kailangan po natin itong pakuluin para sila ay maluto, pati ang ating sauce ay tuluyang maluto. So ito na nga ang Nestle cream. Yan ang isa sa ingredient natin guys. Nilagyan ko siya ng dalawang pouch ng Nestle cream. So ayan, magiging light ano na yan, parang magiging orange na siya, hindi na siya red. So sabi ng anak ko, mama, why is it our spaghetti is orange? Sabi niya sa akin. So siguro mukhang ang pink, sabi. Pero ayun nga guys, sa dalawang pouch ng Nestle cream ang ating nilagay. So wala po tayong sponsor dyan. Yan lang lamang po ang ating mga ingredients. Kaya ako po ipinakita sa inyo. Ayan. Susunod na ingredient ating ilalagay dyan guys, ang ating paboritong evaporated milk. So ayan po ang brand, ano, nakita nyo po, pero hindi po yan sponsor ng ating niluluto ngayon. So dalawang latang maliliit lang ulit ang nilagay natin. So malapit nang umapaw ang ating lutuan. Ayan. So yan po yung version ng aking spaghetti. Hindi ko siya ilagyan ng evaporate, ay hindi, ng condensed milk guys, sorry. Kasi baka masyado nang matamis. Ganito po kasi ang style ko, yung manamis-namis na spaghetti. So hindi ko po siya nilalagyan ng other spice.
Yung spaghetti ko po ay sweet. Sweet po siya, Filipino style spaghetti na pangbata. So, ayan po yung style ko, ano? Paulit-ulit ang aking sinasabi. So, ito guys, yung ating sauce na yan, papakuluin lang ulit natin yan. Kasi nilagyan natin ng iba pang sangkap. So, kailangan lang ulit kumulo yan. Pagkatapos nyan, ayun, luto na siya. Pero meron pa ulit tayong ilalagay. Hulaan nyo kung ano yun guys. So, maya-maya. Ayan, kumulo na nga siya. So, isusunod na natin ang last na ingredient. Ito, cheese. Nilagyan ulit natin yan ng kalahating pack lang ng cheese. Yung ordinary cheese lang to guys ha. I mean, yung cheese lang na regular pala na nilalagay natin sa, usually sa ating mga nilulutong pagkain. Ayan, patunawin lang natin yan dyan para naman hindi siya buo-buo. Siyempre, matutunaw siya eh, kaya hindi siya buo-buo. Nagpapatawa ang ating tagapagsalita. So, ayan, tunaw na ang ating cheese. Pwede na siguro ang ating sauce. Pinakuluan ko na rin yan. So, okay na siya. So, ano nga pa ba ang hinihintay natin? Ayan, so, ayan. Sa kabilang banda, ito naman ang ating ham. Malapit na rin yung maluto para sa ating ham and cheese. O, diba, panay cheese. Panay may cheese ang ating niluto for today. So, siguro sa susunod na araw, mag-chicken roll naman tayo. Abangan nyo yun, guys. Ipapakita ko sa inyo. So, ito na nga ang ating ham. Okay na yan. Inassemble na rin ang ating tinapay. So, nagpatuno tayo ng butter at nilagay na natin ang apat na sandwich na nagawa natin. So, iyan, tatanggalin natin yan at sa kabilang banda ng ating tinapay, basta sa baligtad niya. Hindi na ako makapag-isip ng aking sasabihin para malagyan ulit ng butter. So, magkabilang bandang kanyang butter. So, mamaya guys, tatakpan lang natin yan para naman matunaw yung cheese na nilagay natin. Mas masarap kasi pag melted cheese yung loob ng ating sandwich. So, yan na nga po. Ayan, so tingin ko ay luto na lahat. So, ito na ang ating pasta. Maglalagay na tayo sa ating maliit na lagayan. Ayan, para ipapakain na natin sa ating mga anak dahil nga po luto na lahat. So, handa na tayo magpakain ng ating mga anak. O, diba? So, ito naman ang ating sauce. Haluhaluin lang natin yan konti. At lalagyan natin ang ating, ayan, hinandang spaghetti para sa ating mga bagets. Ayan, so sa videong ito guys, medyo mahaba na, so hindi nyo makikita na kami ay kakain. So, kami na lang ang makakakita. So, pinapakita ko lang na luto na ang ating mga pagkain. So, ito na nga, nilagyan ko ulit ng cheese sa ibabaw. So, napaka-healthy ng ating pagkain na niluto ngayon, ano guys. Maraming cheese. Ayan, may milk. Ayan, so yan na po yung combination ng ating pagkain. Spaghetti na may ham and cheese at saka fried chicken. So, ano pang ginagawa nyo guys? Kain po tayo. So, yan lamang po ang ating video for today. Huwag mo pong kalimutang mag-subscribe and comment. Maraming salamat po. Bye!